you know, stuff. So meron tayong bagong keyboard. Yan, nakita na sa box niya eh. Aula F. Wait. Mali. Ngayon ko lang din napansin. In order ko is Aula F99. Yan. Pero yung box, F87. Hindi ko sure, baka box lang, pero yung sa tag, F99. So, open natin. Check natin kung mali lang yung box. Bakit nga F87? Ngayon ko lang napansin. So, wait. Open muna natin to. May nagaharutan ba? Nagaharutan ba? Ay, nakita niyo? Okay. Kailangan pa ba natin ng bunting? Okay, F99 naman. Pero nakakapagtaka lang yung ano. Nakakapagtaka lang yung box. Okay. Tignan natin yung kailangan yan. Open na natin ito. So, kuha natin sa kanya is 2339 to be exact. Pero ang presyo niya originally, peke ito, yung nakalagay yung 72, nasa 2939. So, approximately 3,000. Kasi ang medyo dismayado ako dun sa nakuha natin last time, which is yung lychee. Hindi ko trip. Well, okay naman. I mean, hindi ko lang siya trip. Siguro masyado siyang basic. Tapos ang presyo niya nasa 2728. Pero kasi ito, yun nga, nakita ko to, eh, malay mo, give it a chance. Mechanical keyboard, nakalagay naman dyan, Aula F99, gasket structure, which is nakalagay sa, ano rin, 99 key, mechanical keyboard color, cool backlight effect. Gilid, wala mechanical keyboard, yan, wala sa ilalim, which is yung mga model niya. So, ito, ay hindi. Ang kinuha ko dapat is purple gray. Pero ang naka-highlight na naman, medyo weird yung packaging at yung pagkakalagay nila. Naka-highlight dito is white, blue, purple. Pero ang kinuha ko dapat is yung gray. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Ayan o, gray. Purple, gray wood. Ay, hindi. Hindi, tama. Purple. Pero white, purple to eh. Sige, open na lang natin para makita natin pare-parehas. Okay, so meron kang ganito. At, ay, nasa loob. Ah, nasa loob yung manual. So, bago na tayo pumunta dyan. Medyo mahirap kunin. So, syempre, yung kasama niya is Kika puller, tsaka switch puller. May kasamang libreng switch. Medyo pangit na kable. Pero yan, eh, itsura niya. USB-A to USB-C. Tapos, again, free keycaps. Switches. Yung switches, ito rin yata yung nakatarga, pero check natin. Wait, hindi masyadong makita. Liobog. Liobog yung nakalagay. Ayan. Ito na. Mas rinig pa yung kalmutan itong magnanay dito sa gilid. Oh, so anyway, open na natin. Oops. Tabi lang natin yan. Again, para sa price na 2-3, medyo ilalaban ko to. Pati yung packaging niya mas maganda compared dun sa isa. Tulad nga na nabanggit ko kasi feeling ko medyo outdated or luma na yung model na keyboard na yun. Pero mali naman natin, di ba? So, tabi natin yun dyan. Yung manual na sa loob. It's just kind of different. Pero, oops, nalaglag, malalaglag. Open muna pala natin. So, anong meron? English. Okay.
So nandiyan na naman yung function, indicators, product features, FN plus, escape, okay. So yung Bluetooth 1, 2, 3, F, yung number keys. Yung 2.4 medyo kakaiba kasi nasa yung tilde, yung ganon. Tapos escape, FN escape, restore the default. So okay. Okay, okay, wait lang. Medyo kakaiba rin ito. Kasi meron siyang dedicated for Android, FNQ, W for Windows, and E for Mac. Meron pa palang iOS. Hindi ko sure kung anong difference nun, pero kasi kadalasan is 1, 2, 3 lang, and then 1, 2, 3, tapos wired, and then yung dongle. Pero ito medyo mas mahaba siya, tapos yung tab, yung color switch yung and all. Okay, tingnan natin. Tama ba yung binili ko? Medyo... Ah, okay. Tama nga. Purple, okay. So, tama naman. Tama naman. Ah, yeah. 2.8 na lang pala siya, oh. 2.8. Yung nabili ko na medyo mas mahal, ah. Sige, check natin. Pagbibilin natin ngayon. Purple... Ah, wait. Ba't kasi naka-ano na to? Na-activate ko lang tong Shopee SPay later. Di na ma-deactivate. Ah, hindi. Kailangan ko pala kontakin. Sabi kong kailangan daw. So, lilipat ko. Wait. Plat. Medyo baduy na. Medyo baduy na yung ano ngayon, Shopee. Ay no, 200 na lang. Dati medyo malaki yung discount eh, pero... So, kung bibili tayo ngayon, ayan, dalawa yung discount, yung coupon natin, 70 and 200. Wala na tayong magagamit na iba pa. Check natin kung magkano yung aabutin. 26, medyo... Medyo olets yun. Hindi, pero pwede pa rin naman. I mean, diba, kung makakapag-antay ka siguro, baka payday sale or sa... 2-2. Oh, okay. So, tabihin natin to. Itabi at itatambak natin to. Okay. Ah, wala eh. 99. So, okay ka ba? Well, first impression, mas... Again, kinocompare ko siya do sa previous natin na full-size keyboard, which is yung... Leica GK98. Eh mas maganda 'to. Build quality, medyo malambot ng bahagya. Pero siguro sa ano lang niya, pero base, pero mukha naman siya mag- pero di ma ayun, ayun nakikita niyo, ayun oh, ayun oh. Ma ano 'di ba? Eh ko na kikita sa camera pero 'yan. Pero all good sa akin. Nandito 'yung ano, nandito na lahat 'yung kailangan mo, halos. Yes, nandun na nga yung dongle na walang magnet. Okay. May indicator pa siya. May indicator pa siya na USB. Tapos kung magbo-Bluetooth ka, oh, yan yung ilaw. Bluetooth or wired or 2.4, and then syempre yung Type-C. So nasa lahat yun is nasa upper left. And then sa left side, walang pa-ilaw pero simple lang. Simple lang din. Sa baba, wala rin yung ano niya. Wala na rin siyang yung, ano, yung logo-logo. Sa taas, wala rin naman, di ba? Sa likod, nandito na lahat. F99. Kadalasan ng mga keyboard ngayon. Ah, ang dilim. Ba't ang dilim? May dilim. Oh. Dumidilim yung ano natin, yung camera natin. Medyo kulang tayo ng pailaw dito, pero ayusin na natin separate video. Ah, dito na lang. Pero, ayan. Yun, dati kasi yung mga keyboard, yung napansin ko, nakalagay dito yung ano nila, MAH, which is yung battery. Pero ngayon, halos wala nang gumagawa nun. For the past keyboards na nabuksan natin, parang wala na eh, no? At saka ito, may nakalagay 2023 QC pa. So, medyo bago-bago yata to. Okay, so, sound check. Ang ganda. Para din nung ano, yung last na FK, na Aula. At nagkakahulan sila, feeling ko nandiyan ang inantay natin. So mamaya nag-doorbell. So mamaya na natin tutuloy. Balikan ko kayo. Okay. Tuloy na natin. So sa nag-check time sound, nag-sound check tayo noon, ayan. Medyo mas tahimik ngayon kasi wala silang manong. Diba? Ang ganda na ng tunog niya. Tapos ang ano pansin ko lang do. Wait, sorry, ito pa pala. So ito napansin ko,
Meron siyang mga ilaw dito. Feeling ko ito yung caps lock. So pa hindi, kasi yung mga keyboard walang ano eh, no? Yung ibang keyboard. So check natin. Oops. On caps lock. Eh, syempre hindi gagana dahil hindi nakakonek eh. Pero yan, feeling ko sa caps lock yan. Tapos ito may ilaw pa dito. Itong panda na to. Ito sa lock. Num lock. Okay, page up, page down. Try natin. Open pala muna natin. Sorry. Check natin yung... Ako na ito. Ayan. Oops. Oh, so same. Liobog na silver switch. Tapos malamang 5 pins pero... Siyempre, tanggalin na natin for confirmation. O, oh, yan. 5 pins. North facing. Medyo matigas to. Hindi to yung lumulubog na... Ayun, yung tipong parang sa mga rack pira. Or sa mga rack. Yung sa gym. Nakalimutan ko isa. Pero yan, hindi siya lumulubog. Medyo matigas na part to. Okay. Yung lubog, wala tong diffuser. Ano yung diffuser? Nalaman na natin nakaraan. Pero yun, meron kasi nun na nilalagay dito. Para kung di mo masyado trip yung ilaw. Anyway, yun. So, tubig natin. Check na natin, kunin ko yung Steam Deck, which is nakaready na dito. May battery ba? May battery. Salpak lang natin. Oops. Baka maglobat ang ating Steam Deck. Charge lang natin. Okay. So, switch tayo sa 2.4. Dilim nung ano, camera pagka na, ayun. Switch natin sa 2.4. Tabi na natin to kasi hindi naman natin gagamitin yan. Okay. Hindi, sorry. Hindi pala nakakabit pa. Kakabit na natin. Sabi ko ba tayo gumana? Okay, so narinig nyo naman na yun. Testing. Okay. So yun nga, caps lock nga. Ayun o. Ay, hindi masyado kita sa ilaw pero pag caps lock, may ilaw. Maganda to, ayun o. Dahil kadalasan ng mga gantong keyboard, hindi na nila binibigyan ng emphasis. Basta hindi na... Yes, 50. 50 na sila. Yun nga, hindi na nila masyado nilalagyan tong indicator, tong caps lock na to. Num lock, same. Ganun lang din. Okay. So, check na natin. Wait lang. Load lang natin yung Steam Deck. Oops. Teka, set ko lang. Okay. Nag-update pa yung ano eh. Refresh game. Oops, bago tayo sa monkey type, syempre NKRO test, which is laging pinapatest natin. Okay. Start keyboard test. NKRO to, malamang sa malamang, pero ayan. NKRO yun yung pwede mong pagsabay-sabay yung pindutin. Latency test, mabilis lang. Ay. Sorry na, pinawala yung pindot. Medyo mabagal. Ng unti. Okay. And last is... Angat natin, medyo nahihirapan ako tumingin. Nandun yung dock ng ano ko, Steam Deck, pero... Feeling ko okay na yan. Okay. Refresh lang, refresh. Okay, game. Ay, hindi pala kita sa ano, camera. Yan, mas kita. Kita na ba? Okay, game. Game na, game. Ay. Buko natin. Kakamasahe lang eh. Game. Ganda. Uy, mali.
Mali, man. Ako yung mali. Ako nagkamali ng ano. Tansya. Pwede na. Ah, tulad nga ng sabi ko, ang ganda nga. Ang ganda ng tunog. Ah, alam ko, rinig na rinig yun kasi nilipat ko yun audio, yun mic from etong part na to. Nandito na, eh, nandito ba saktong-sakto yun. Tunog, feeling ko, ah, ewan ko makikita sa edit. So yun, mas pipiliin natin to, syempre, kesa dun sa... Kino-compare ko kasi yun nga yung recent, yun nga yung pinaka-recent nating keyboard. At sakto, parehas ng, ano, full-size keyboard. So, wala, lupil-lupit ng mga keyboard nila, no? So, yan, yung software, hindi ko na talaga sinasama, halos... Kung napansin nyo, mga previous video, hindi ko na sinasama kasi una, pahirapan, yung ibang pahirapan maghanap ng software and most of the time, hindi ko na rin naman siya ginagamit. Parang yung software ko na naka-install dun sa PC, no, napakadami na and hindi ko naman madalas ginagamit. Not unless, pag naka-QMK. Yung QMK, mas madali kasi i-set up yun. Like, kukonek mo lang tapos detect yung keyboard, blah, 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 ganun lang. Hindi mo na kailangan mag-install as well. Unlike yung mga ganito. Pero kasi ang... Well, of course, kung kailangan mo mag-remap ng keys, medyo kailangan mo nun, tapos yung lighting and all. Pero yun. So, yung sa software, malamang meron to sa website nila. Kung wala, try natin hanapin. Pero kasi, may mga naghahanap, ilan-ilan naghahanap. Pero just in case, ewan ko, tingnan natin. Kung may maghanap man, comment kayo, try natin hanapin. Pag wala, edi all good. Ayun. So, dito na natin tatabusin. Recommended ba? Oo, kasi... Pero mas mahal nga siya ng onti. Halos naging kapasing ngayon na, ngayong ginagawa nating video na to. Pero nung nabili ko siya, again, mas mura talaga siya. So yun, yun na yun. Dito na natin tatapusin again. Aula GK nga ba? Aula F99. But medyo weird lang yung pangalanan nila, no? Yun, isa F87, isa GK, pero... Ay, isa pala yung binabanggit ko. So yun, maganda tong keyboard na to. One thing lang, ito na, sa top view, para mas maganda yung kita. Ito yung lagi ko sinasabi, walang masyadong space or wala masyado, ito, dikit masyado yung escape tsaka yung F1 kasi siningit nila yung delete button dito. Wala na rin delete button dito dahil nga tinanggal nila dahil para isingit to, tong number keys. So, just in case na yung hinahanap mo, tapos ito, medyo maninipis to, sana again, nilagay na lang nila yung Alt tsaka yung FN. Control, hindi. Ewan ko. Kasi ako, hindi ko ginagamit yung control dito. Kadalasan dito, control ako. So, yun lang. Yung mga, siguro minor para sa akin. Pero, other than that, all goods. Full keyboard, 2, 3, 2, 4. Pero ngayon, nasa 2, 6. So, antay kayo ng sale. So, kung may dadating na sale nitong, payday or yung 2-2 or 3-3-4-4 kung hindi nyo naman kailangan pa agad kung ano yung keyboard na hawak na gamit mo ngayon, again, yan pa rin yung pinaka-okay na keyboard for now. Pero syempre kung may susunugin tayong pero ayun na, dito na natin natapusin. Bye-bye na, sabi ko na kanina pa eh. Bye-bye and babu.